tapusin niyo tong video na to at sasabihin ko sa inyo kung paano ko siya nasabing effective kahit meron pa naman akong mga ganito. Good days, baray, kung bago pa lang dito sa channel ko, please click subscribe dyan sa baba. At kapag may lumabas na bell sa gilid, click mo na rin para updated ka sa mga susunod pang video at i-like mo na rin ang video na ito. At yun na nga, huwag na natin patagalin. So, yun na nga, unahin na natin kung ano nga ba ang pinagkaiba ng acne at pimples. So, yun na nga, the difference between acne and pimples is that acne is a disease and pimples are one of its symptoms. Acne is a condition affecting the skin's hair follicles and oil glands. But here's the flag causes inflammation leading to red pimples in acne. So, yun na nga, alam na natin yung pinagkaiba na nga ng acne at pimples. Ang pimples pala ay isa lang siyang symptoms para maging acne. Yun, meron akong ano, parang reporting lang to. Meron akong vision. Hindi ka na kailangan ng ano. So, yun na nga, yun pala ay ang acne pala ay symptoms na lang yung pimples. Kaya, kapag pala tayo ay nagka-pimples, posible rin pala tayong pag nagtuloy-tuloy yun, posibleng maging acne. Excuse me. So, yun na nga, alamin muna natin kung ano nga ba yung mga symptoms ng acne. Acne signs and symptoms vary depending on the severity of your condition. Whiteheads, blackheads, small red, tender dumps, pimples which are papules with pus at their lips, large solid painful lumps beneath the surface of the skin, and the last is painful pus-filled lump beneath the surface of the skin. So yun na nga, marami pa lang sanhi ang acne. Hindi lang siya pimples, hindi lang siya pimples. Ang dito yung mga nakalagay na whiteheads, parang kasama siya, whiteheads, blackheads, small red tender dumps, pimples, yun, large solid painful lumps, and yun, etc. etc. Hindi lang pala siya basta-basta na makakukuha mo lang. Pero alam ko din, depende din yun sa hormones mo. At kung ano nga ba ang mga causes nito. Four main factors cause acne. Excess oil production, hair follicles clogged by oil and dead skins, bacteria, excess activity of type of hormones. Yun na nga. Depende na nga siguro siya sa hormones ng isang tao na merong acne. At so siguro nga, kaya hindi, ang video kasi na ito ay nakikita nyo naman sa title kung effective nga ba ang ginamit kong product sa akin. At tingin ko naman, naging effective siya sa akin. At yun na nga. Kaso, tapusin nyo itong video na ito at sasabihin ko sa inyo kung paano ko siya nasabing effective kahit meron pa naman akong mga ganito. At yun na nga, alamin natin kung ano nga ba ang acne. Acne is a condition that occurs when your hair follicles become a clog with oil and dead skin cells. It often causes whiteheads, blackheads, or pimples, and usually appears on the face, forehead, chest, upper back, and shoulders. Acne is the most common among teenagers, though it affects people of all ages. Effective treatments are available, but acne can be persistent. Pimples and dumps heal slowly, and when one begins to go away, others seem to crop up. So yun na nga, and the last is nalagay dito, overview ng acne. Depending on its severity, acne can cause emotional distress and scars the skin. The earlier you start treatment, the lower your risk or of such problems. So yun na nga, kapag parang mas maaga mo siyang hinilom, pag maaga mo nga siya parang treatment, parang siguro, posible mo pa siyang magapang kasi nga, posible mo naman talaga siyang magapang kasi may mga symptoms pa lang naman. At kapag natalo may mga symptoms na yun bago ka magka-acne disease, yun, i-treat mo na siya ng mas maaga para hindi na siya lumala kagaya ng mga nangyari dito. At yun na nga, kaya sinabi ko na effective yung nagamit kong product last time. Ito na nga yung pang 15 days kong paggamit ng Castor. I mean, hindi talaga ito yung pang 15 days, pero tinigil ko siya yung umabot ng 15 days. Nireview ko nga kung ano yung, kung effective ba siya or hindi sa akin. At masasabi kong effective kasi nga, excuse me. Diba yung nasabi ko dun sa video na yun na ang castor oil ay pangpahaba ng buhok. Effective siya sa pangpahaba ng buhok at effective din siya para sa akin sa pangpawala ng acne or pimples. Kasi nga, parang natuyot siya or umunti. Pero ang nangyari lang sa akin, ginagawa ko yung mga dapat hindi gawin gaya ng pagpukuyat, pagkain ng mamamantigang, pagkain, stress,
Tsaka, hindi may iwasan yung dick. Hindi may iwasan yung kasi nga, pumapasok lagi-lagi. Araw-araw pumapasok, umaga, ay hapon hanggang gabi. Siyempre, ang daming dirt sa kalsada. At yun, hindi may iwasan yun. Siguro, hindi lang ako naging hiyang sa castor oil, pero effective siya sa akin. Lalo na yung pag, ano niya, sa pagpahaba ng buhok. Kasi, dati dito ito, wala akong mga ano, baby hairs. Wala akong baby hairs. Tapos, parang, ayun na nga, diba ginagamit ko siya, tapos nilagay ko rin siya sa kilay ko. Sa kilay naman, parang normal lang naman talaga yung ganyang kilay ko. Pero, ang ano lang talaga, ang galing niya kasi dito nagka-hair fall, ano ako, hair, baby hairs tawa. Dito dati wala kasi di ba malapot na ako. Tapos, dito rin, nagka-meron na siya dito, tsaka dito. Pero, hindi ko nilalagyan dito ko, pero sadyang may ganyan lang talaga ako. At, pati yung pilikmat ako, parang sakto na kasi niya. Giniagawa ko yun sa ilong. Ito. Sakto na kasi yan lahat. Pero, ang galing lang kasi parang, ano talaga siya, hair growing, siguro focus niya eh. Pero hindi lang siya pang pa-acne lang talaga. Pero, antibacteria rin siya. Kaya niya i-prevent yung mga wounds. Kaya niya ma-prevent. Yun. Tapos, ayun na nga, effective siya para sa akin. At sinubukan ko rin yung pimple eraser. At pag nilalagay ko siya dito or dito, ay sa pimple, kasi nakaraan wala ate. Tapos, parang ano lang yun, siyang araw lang yun, lagi na lang pagkagising ko, meron na lang ditong pimples sa noo ko, at hindi nawawala. At yung try ko ng review din sa ano, pimple eraser, meron pag ginagano mo siya, ang tinting maano, parang ramdam mo yung sinusunog niya yung balat mo. Pero hindi din ako naging hiyang dun, kasi siguro nga acne na to, kasi siguro baka pang pimples lang siya eh. Baka siguro, kapag naging acne na yung nasa parts ng balat mo, iba na yung parang, ano niya eh, iba na yung parang nipis niya or kapal. Kasi pag pimple, syempre, hindi pa yun malala eh, kasi symptoms pa lang yun ng acne. Siguro kapag naging acne na, ano ba yan kasi? Kasi acne. Bahala ka dyan, isasama ko to. Commercial. Siguro kakapal na yung balat mo kapag naging acne na siya. At yun na nga. Siguro hindi lang ako naging hiyang. At nga pala, yung ate ko is nagpa-derma siya. At sinabi ng ate ko na kapag ano daw yung parang dito nga, kasi pares kami ng dito lang din banda. Pero sa kanya mas madami. Sa amin dito, pares kami. Sinabi daw, kapag gaganon, ay hindi masyadong nababandawan ng maayos yung mukha mo. I mean yung parts na dun. Siguro na natutuyot dun yung dirt na nandun sa sabon or nasa mukha mo. Tapos, yun na nga. At sana mawala na nga yung mga ganito ko. Palihahabol ko na rin sa vlog na ito na bakit raw ganito yung content ko kadalasan. Sinabi yun, tinanong kung bakit ganito. Kasi, para sa akin, kaya ganito yung mga gusto kong content na pagiging vlogger ko. Kasi, hindi pa naman ako sikat na vlogger, pero YouTuber, sabi na lang, YouTuber, o nagbibideo-video about sa ganito, or reviewing. Kasi, mas okay na yung parang, kunyari, naging effective sa akin yung ginamit kong product. Posibleng makatulong pa ako sa mga kagaya kong may mga kunyari naghahanap ng solusyon about sa acne. Ganon. Parang at least makakatulong ako sa kanila kung ano yung ginamit kong product na nawala nga itong mga to. Posibleng kong ano sa kanila, may advice na i-apply din nila yung product na yun. At hindi naman ako nag-promote ng product, pero ganon din naman kasi yung parang nababasa ko na pang patanggal ng acne or pimples. So yun, kaya ganito yung mga nakokontent ko. At palo lang naman yung gusto kong i-vlog kasi nga baguhan pa lang naman ako. Kung ano na yung maisip kong i-content, ayun lang yung binavlog ko at daily vlog lang naman yung mga ginagawa ko. At yun, reviewing na rin sa mga product na ginagamit ko sa sarili ko. At hindi naman sa pag-iinarte kasi sa panahon nga natin ngayon, di ba? Ang dami ng judger. Dami ng judger. Kunyari, marami ka ng pagyawat, sasabihin mo, cute ka. Pag, basta parang kung ano yung nakikita nila sa'yo, ayun yung naiisip nila kung ano yung ginagawa, kung ano ka talaga. So, yun na nga para sa akin, kaya ako ginagawa yung mga ganitong vlogs, kasi, hindi lang para sa sarili ko, para makatulong na rin sa mga iba pang manonood. At yun na nga, natatapos na ang review ko sa Castor Oil. Ito pala siya, nakalimutan ko pakita kanina. Gagamit na siya, makikita niyo, diba? Ayan. Ano na, ang tawag yun? Yeah, basta gamit ko na siya. Gamit na. At yun na nga,
ang inaano ko lang sa inyo ng effect, para sa effective siya, na mas effective siya sa hair growing. At yun na nga, magta-try pa ako ng, hindi muna magta-try ng ibang product. I-maintain ko muna to hanggang maubos, kasi sayang din naman yung ginastos ko dito. At saka, pang nabasa ko na rin naman na may mga review naman din about sa kanya. At mga effective naman siyang ginagamit ng iba. So, yun na nga, natatapos na ang video na ito. At sana natuto at natuwa naman kayo kahit papano sa video na ito. Please click subscribe button sa baba. And click mo na rin ang notification bell para maging updated ka pa sa mga susunod ko pang video. And like this video, comment, and share. So, yun na nga, buddies. Salamat sa panonood. At tapos na nga ito.